Basta mga kapulong, anong balita sa inyo? So ngayon po ay January 4, 5, Sunday mga kapulong, January 5, Sunday. At ngayon ay pupunta na ako sa Malabon, no? Nakaset destination na ako. Ang oras natin ay 1 o'clock. Kamusta yung naging New Year nyo mga kapulong? Kamusta yung naging Pasko nyo? Masaya ba? So hindi ako masyado nakapag vlog, di rin ako masyado nakapag upload. Halata naman, no? Huli kong upload is yung Noche Buena pa, no? Hindi ako nakapag vlog gawa ng nagkaroon tayo na sakit mga kapulong. As in, literal na sakit na talaga mga kapulong. Pero hindi naman siya, ano. Paano ko pasisimulan tong vlog na to, ano? Parang sa tagal kong di nakapag-vlog, parang di na ako marunong, ha? Well, gusto ko lang i-share sa inyo mga kapulong, no? Na yung patapos ng 2019 is, as in, patapos na, nung patapos na siya, hindi na naging maganda yung pasok ng bagong taon sa atin, no? Pero sana simula lang siya, no? Hindi magtuloy-tuloy, no? Gusto ko lang i-share sa inyo mga kapulong yung naging experience ko last 2019, no? So maganda yung nangyari ng 2019. Ito nga, nag-start kayo kay Grab. Tapos yung mga unang buwan ko kay Grab ay wala talaga problema, as in smooth yung pagbiyahe. Hanggang lumabas na nga si baby, tapos medyo doon na tayo parang nahirapan sa schedule. Kasi nagtrabaho rin si Charm, no? Nag-adjust ako sa ano niya, sa oras niya, kung ano yung schedule niya. Aminin ko mahirap kasi nasanay tayo na full time tayo mga kapulong, no? Na yung kita dati ay hindi na ganoon katulad ng full time ka, no? So kapag kalahating araw ka lang, syempre hindi naman automatic, nasa bahay yan ng out niya, di ba? Pabiyahe pa yan, eh minsan tata-traffic pa. So talagang konti lang yung oras na napupunta natin dito kay Grab, no? Ang gusto ko lang i-share sa inyo mga kapulong, dapat huwag natin i-take advantage kung anong meron tayo ngayon mga kapulong. Kasi mga kapulong, kung madasalin ka, humihingi ka ng tulong sa taas, ibibigay niya yan, eh. Parang sa kanta nga ni, ewan ko kay Francis M ba yun? Parang narinig ko lang siya, di ba, yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, di ba? So nandiyan na lahat, eh. Binigay niya na lahat. Kinulang lang ng gawa, no? So itong 2020, no, baguhin dapat natin yung mindset natin, no? Yung schedule natin, yung mga ginagawa natin, babaguhin natin lahat yan para makakabiyahe tayo ng maayos, no? Dahil nga hindi ako masyado nakapag drive, syempre may mga naiwan ako na kulog para sa kotse, no? Para kay Accent, no? Na kailangan akong habulin. Eh ang ganap mga kapulong is wala masyadong pasahero pa, no? Dahil nasa pakasyonan pa. At bukas natin malalaman yan, no? Monday, no? Magandang start yan bukas Monday. Makapag-drive tayo ng maaga hanggang gantong oras ulit, no? Well, ngayong araw kasi mga kapulong, hindi naman ako masyado nakapag-drive talaga ng buong araw. Dahil yung unang biyahe ko dito sa Manila, pagpunta ko sa bahay, yung dad ko, sinamahan niya akong bumili ng gulong mga kapulong. Siya na yung nag-shoulder na naman ng gastos, no? Alam niyo yung dad ko mga kapulong. Hindi lang naman para sa akin to, para sa lahat ng mga nanonood dito. In times of needs talaga, no? Yung mga talagang kailangan na kailangan, no? No? Ng mga taong malalapitan. Pamilya. Pamilya yung unang-unang tutulong talaga sa'yo. At malaking sobrang thank you sa dad ko. Kasi lagi siyang nandyan, no? Kahit nakabukod ako, hindi niya ako pinapabayaan. Sobrang yung pagmamahal ng tatay ko. Alam ko na ngayon, sa ngayon, hindi ko pa kaya ibalik ngayon.
sa ngayon, no? Pero pag dumating yung panahon na nakakaluwag ako, hindi ko makakalimutan yung pamilya ko. Yung mama ko, yung dad ko, yung ate ko. Sila yung mga taong laging nandyan kapag nasa ano ako, nasa bad times ako, no? Kasi really tight ako ngayon, mga kapulong, no? So tight. Nasabi ko yun nga, yung lalo na nung nagkaroon tayo ng sakit, mga kapulong, no? Nagkaroon kasi ako ng ano, mga kapulong, viral infection papunta, tas basta dalawa yung naging parang dalawang double kill ako sa ano, mga kapulong, eh, sa sakit, eh. 2-in-1, parang ganun. Ganun yung nangyari sa akin. At ang nagpa-check up sa akin, mama ko. Ang bumili ng gamot ko, dad ko. Maswerte ako kasi may magulang ako na nandyan para tumulong sa akin. Which is dapat ako na yung tumutulong sa kanila ngayon. Hindi kasi masyado naging maganda yung mga naging decision ko sa buhay. Kaya ganito ako ngayon, mga kapulong. Na ito nga, sinashare ko sa inyo. Nasa maayos kayo ngayon, mga kapulong. Wag na wag nyong sasayangin yung oras, yung panahon. Para sa mga maling decision, no? Kung mag-de-decision kayo, pag-isipan nyo ng mabuti. Ako kasi naging, ano ako eh, naging parang happy-go-lucky, parang ganun, no? Sobrang malaki talaga yung pasasalamat ko sa magulang ko, sa pamilya ko na hindi ako binibitawan, no? Kahit na nakakagawa ko ng mali na desisyon sa buhay ko, no? So, mga pagkakamali na yun, no? Dapat matuto tayo, no? Pinapoint out ko lang dito, mga kapulong, is family first, no? Unahin yung pamilya nyo, no? Yung iniisip nyo, no? Kung ikaw na nanonood ka, na wala kang time sa dad mo, sa mom mo, mas marami kang oras sa barkada, mas masarap sa feeling na i-cherish nyo yung moments na kasama nyo yung magulang nyo. Pasalamat kayo sa magulang nyo sa mga nabibigay nila ng tulong sa'yo, no? Na hindi ka nila pinapabayaan, no? Sobrang swerte ko kasi may naging magulang ako katulad ng magulang ko ngayon, no? Si mama tsaka si dad tsaka sa kapatid ko, si ate. Kasi may mga pamilya na walang pakialam, di ba? Yung papabayaan ka na lang kahit anong mangyari sa'yo. Madisgrasya, magkamali ka. Wala silang pakialam sa'yo, di ba? Parang hayaan ka lang nilang madurog ng madurog, bumagsak ng bumagsak. Kasi decision mo yun. Pero maswerte tayo kasi andyan yung meron akong pamilya, no, na sumusuporta pa rin kahit na nakahiwalay na ako. Maraming salamat sa iyo, dad. Maraming salamat sa mama ko, sa dad ko, tsaka sa ate ko. Recently nga lang ako nagkaroon ng sakit, mga kapulong, no? At hanggang ngayon umiinom pa rin ako ng gamot. So, kung hindi dahil sa dad ko, hindi ako makakainom na ito. Siguro, baka dedo na ako ngayon. Kasi yung sakit ko, mga kapulong, yung sa dugo. Low white blood cell, mga kapulong, no? Tsaka parang UTI. So, basta dalawa, double kill ako, eh. Ay lang, mga kapulong, pasensya na kayo, ha? Sabagay, this is one way na rin para i-document yung mga nangyari sa buhay ko, no? Itong YouTube, itong vlogging, this is one way of recording what's happening in my life. Habang nandyan pa yung magulang mo, iparamdam mo na mahal mo sila, no? Hindi yung pag nasa kabaong na tsaka kaiyak-iyak ng sorry kasi hindi ko nabigay sa'yo, sorry hindi ko nasabi na mahal kita. Dapat ngayon palang simulan mo na, no? Pasalamat ka na palagi. Paramdam mo na mahal mo sila. So, binilan nga ng bagong gulong to si Accent, mga kapulong. So, maganda-ganda na ulit yung takbo niya. So, magkakaroon tayo ng totoong laban bukas, Lunes. Makakalabas na tayo. Usapan naman natin
usapang pera tayo bukas, mga kapulong, no? So maglilay ako ng mga plano, mga targets, no? Magkakaroon tayo ng New Year resolution, no? Thank you, Lord. Kasi nga, diba, nung last Christmas is hindi tayo ganun kaluwag. So ngayon, dapat ngayong 2020, ang magiging target natin is mawala lahat ng kailangang bayaran, maubos lahat ng bayarin, hanggang magkakaroon tayo ng savings, no? Ang target natin ngayong taon is savings, no? So, kung patulad kita na nahihirapan, no? Maraming utang, maraming kailangang habulin, pagsikapan natin yan, mga kapulong, no? Bukas natin sabay-sabay alamin kung paano, no? Paano natin malalampasan lahat ng pera na yan, no? That's all about pera talk tomorrow, mga kapulong. But for now, mga kapulong, enjoyin nyo muna yung araw nyo, no? Maraming salamat sa panonood. Kwentuhan tayo ulit bukas, no?